Naglabas ng pahayag si Coach Tim Cohn sa pagbabalik ni LA Tenorio. Si Scottie Thompson, kailan siya babalik sa court at ano ang lagay niya sa kasalukuyan? Si LA Tenorio, ibinulgar ang naging plano ni Coach Tim at ng kanyang kupunan para sa kanyang pagbabalik. Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munding channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Walang dudang kumamanta si Christian Stanhardinger, Japheth Aguilar, Jamie Malonzo, Maverick Ahanmisi sa mga locals para biguin ang Terra Firma Jeep na ngayon ay nalubog sa kartadang 2-4. Pero kahit malaking itinalang numero ng kapwa locals, pinag-usapan pa rin si LA Tenorio. Ano nga ba ang sinabi ni Coach Tim sa muling pagpasok ni LA Tenorio? Ito po ang sinabi niya sa report ni John Ballesteros sa One Sports. Masaya po kami sa pagbabalik ni LA. Namiss namin yung kanyang pamumuno. Kitang-kita naman ang pamumuno niya sa laro. Nung second half, medyo nahirapan kami sa kanilang zone at nag-step up si LA at kumamada ng dalawang bigating 3-point shot. Yan si LA. Yan ang namiss namin. Kahit naman ano sabihin, di ba? Iba yung veterano sa bakbakan at yun po yung ambag ni LA Tenorio sa kanyang muling pagbabalik sa Barangay Ginebra kagabi. Kung saan kumamada po siya ng 6 na puntos. Yung numbers para sa akin, bonus na lang po yun kay LA kasi napakahalaga po nung leadership na pinakita niya sa kupunan na binigyan din po ni Coach Tim Cohn sa interview matapos po ang bakbakan nila ng Terra Firma Jeep. Sa nasabing bakbakan ay naglaro na si Jamie Malonzo kung saan kumamada pa ito ng 14 points na dating na ibalitang baka hindi makapaglaro kasama si Scottie Thompson. Asa na nga ba ngayon si Scottie? Bakit hindi siya nakapaglaro versus Terra Firma? Ito po ang report ni John Ballesteros ng One Sports. Tatlong linggong mawawala si Scottie Thompson dahil sa contusion sa kaliwang tuhod na natamo niya sa nakaraang bakbakan. Grabe, no? Tatlong linggo po siyang mawawala. Ito si Scottie. Bali ngayon, nakaisang linggo na po siya. So, dalawa pa po yan. Medyo matagal pa yung pagbabalik niya kung tutuusin. Kaya maganda rin po na nakabalik si LA Tenorio. Kung matatandaan po natin kasi nung nagdaang bakbakan, nabagsakan po ang tuhod ni Scottie. Kaya ayun, nagpahinga. Base na rin po yan siguro sa abiso po ng kanyang mga doktor. So yan po yung lagay ni Scottie Thompson. Yan po yung kanyang estado sa kasalukuyan. Dalawang linggo po hintay natin para makita natin si Scottie na naglalaro sa court. Ngayon na nakabalik na si LA Tenorio sa paglalaro matapos labanan ng Stage 3 Big C, bagamat sinasabing hindi pa siya ganun katindi gaya ng dati, ano ang masasabi ni Coach Tim Cohn? Ito po ang sinabi niya sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Para sa akin, ang katagang mandirigma ay isang perpektong paglalarawan para sa kanya, para kay LA. Siya ay isang mandirigma sa kanyang buong karera at sa lahat ng ito. Obviously, ang hirap bumalik mula sa Big C, di ba? Hindi naman lahat nakakabalik sa normal na buhay matapos yung ganun pinagdaanan, di ba? Kaya sa tingin po natin, tama po si Coach Tim nung sinabi niya na warrior talaga. Yung warrior na yun is perfect na paglalarawan kay LA kasi nilabanan po niya yung napakatinding kalaban sa labas ng court at ngayon, andito na muli siya para gawin ang sa tingin po natin is hindi trabaho para kay LA, kundi isang passion. Passion na ang hirap bitawan kasi gustong-gusto niyang gawin. Kung babalikan ba natin habang tinitreat o ginagamot ng mga doktor ang kanyang Big C, ano ang nasa isip ni LA Tenorio? Ito po ang sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spain. While doing treatment, hindi ko inisip na maglaro ng basketball talaga. Focus ako sa pagpapagaling, maging maayos at maibalik yung dati kong kalusugan. Hindi dahil gusto kong maglaro ng basketball, kundi para sa pamilya ko talaga, sa aking mga anak at asawa. Yun ang focus. Actually, ganun naman siguro talaga kapag nasa ganung stage ka ng buhay, di ba? Yung tipong iisipin mo na lang yung pamilya mo kasi sila yung direktang tatamaan po ng anumang posible mangyari sa'yo in the near future. Sa kaso niya, mabigat kasi alam naman natin na matindi yung Big C. Sa biyaya po ng Diyos, ha? Alive and kicking ang tinyente ng Ginebra. Napakalaking blessing po nun, hindi lamang sa Ginebra, kundi lalo na sa kanyang pamilya na kumapit at naniwalang tatalunin niya ang kalaban. Ang hindi natin alam or hindi alam ng lahat ng sumusumbaybay sa Ginebra or maging sa fan siguro ng basketball sa kabuuan, may plano pala si Coach Tim sa pagbabalik ni LA Tenorio matapos ang ilang buwang hindi paglalaro kasama si LA sa starting unit. Ano ang naging plano ni Coach Tim Cohn? Bakit kasama siya agad sa unang lima? Ito po ang sinabi ni LA sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Yung unang play talaga namin, para sa akin talaga yon. Kaya lang, na-miss ko yung shot, pero design talaga yung play na yon para sa akin. So yun ang naging plano ni Coach Tim Cohn para sa pagbabalik ni LA.
tribute, sabi nga po nila, pero nagmintis si LA sa play po na yon. Anyway, hindi mahalaga kung mintis man yon or pasok, di ba? Nakita kasi natin doon yung pagpapahalaga sa isang player ng kanyang coach. Ang tagal kasi, di ba? Parang tumigil siya maglaro mula Pebrero, tapos ngayon lang po siya ulit nakapasok. So matindi po talaga, at pinaghandaan po yan ng koponan actually, no? Particular, eto si Coach Tim Cone, na ayon na rin po kay LA Tenorio, design po talaga yung play na yon sa kanya, mula kay Coach Tim Cone. Sa kompletong statistics na itinala ni LA Tenorio versus Terra Firma Jeep sa kanyang pagbabalik, kumamada po siya ng 6 points, isang rebound, 3 assists at isang steal sa loob po yan ng 25 minutes na paglalaro. Sa parte ng import na si Tony Bishop, kumamada po siya ng 26 points, 11 rebounds, 4 assists, 2 steals at isang block. Nagtala naman ng 24 points and 10 rebounds si Christian Standhardinger, habang si Japet Aguilar ay nagdagdag ng 19. Si Jamie Malonzo, meron po siyang 14 points at 10 puntos naman kay Maverick Ahanmisi. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.